Hello guys, ngayong video may update na agad tayo sa maling pag-ibig ng Budgie ex African Lovebirds. So gusto niyo na bang malaman? Tutukan niyo lang itong video hanggang dulo para hindi niyo malagpasan yung Q&A namin para dagdag kaalaman sa ating lahat. Kaya tara na, let's go! Mag-Q&A muna tayo bago tayo tumalon sa mismong topic natin. Konti lang to para ma-share namin agad sa inyo, okay? Unang tanong, bakit po kaya ayaw kumain at uminom ng kids ko nung isang araw pa to sa amin? Kapag bumili kayo ng bagong ibon at malayo ang biyahe or naguguluhan sila sa galaw ng kulungan nila, mag-a-adjust po sila sa panibago nilang surroundings. Kaya okay lang po yan, basta iwanan nyo lang sila ng tubig at seeds at magugutom yan. Pangalawang tanong, namisa na ba si Maha? Hindi pa po. Sa 23 or 24 pa, mapipisa yung unang itlog ni Maha. At hindi na ako nag-candling ulit kasi baka magkamali pa ako sa pangalawa. Pero bumili ako ng ilaw na maliit na pwede kong i-candling kahit hindi ko nilalabas yung itlog sa nest box. Kaya dapat 23 or 24 nakalabas na yung isa. Pangatlong tanong, ano po update sa lahat ng ibon nyo? Okay lang ba i-update ko kayo sa ibonan ko? So kung okay lang, ito. Ito yung parakits kong dalawang male. Nilakihan ko yung space nila dahil bibili ako ng hen sa katapusan. Tatlong hen para may extra or may kabit yung magiging babaerong cock na kids. Tapos ito ang green perso ko at white collar, blue perso. Yung white collar ko, ready to breed na, sumasampa na, pero yung hen hindi pa. Hindi pa siya ready. So, maghihintay pa kami ng isang buwan para malaman natin kung ready na silang dalawa magparami. Tapos itong nasa pangatlong palapag na kulungan, mga Alps 1 ko, 2 hen at 2 cock. Pero hindi pa tayo sure kung legit yung gender nila kasi gumugulo yung pairings nila. Hindi ko na din balak na kapain yung pelvic bone nila dahil ayaw ko nang matuka ng ganito dahil masakit. Then ito sila Maha at yung partner niya. Okay naman sila ngayon, medyo nag-aaway dahil gusto ng partner niya na mag-mate ulit sila. Kaso ayaw ni Maha, mahirap daw buhay. Lagi ko sila binibigyan ng sunflower seeds para hindi mawala yung bond nila sa akin. Yung sunflower seeds na nahuhulog sa poop tray. Pero pinipili ko syempre, dapat yung malinis at walang ipot para hindi sila magkasakit. Ayan, kita nyo naman na hindi sila ilang na ilang sa akin. Tapos ito yung eggs nila, 22 days old yung unang egg. Pares may similya at pares mapipisa ngayong buwan. Kaya hintayin na lang natin sila na lumabas. Ang sunod kong tingin sa nest box nila ay sa July 30. Para syempre, pagsilip ko, dapat may napisa na. Kaya iniiwasan ko rin na silip-silipin kasi gusto ko silang mabuhay, yung dalawang itlog. Tapos ito yung pairing cage ko. Nilagay ko lahat ng fisher ko dyan na walang kapares at hirap pumares. So makikita nyo dyan yung dominant mob at olive fisher. Partner na sila kapag nakabukod. Pero ngayon, nasa pairing cage sila, pumapares sila sa iba. Pero masungit pa. Masungit pa sila sa iba. Medyo inaaway pa, hinahabol. Pero mabuti, maluwag, nakakatakbo yung iba. Tapos, sa gabi, hindi sila magkasama. Kaya may chance pa na mag-iba pa sila ng kapartner. So, pwede nyo i-criticize yung pairing cage ko. Open ako sa suggestions. Pwede din natin isama yan sa susunod nating video. So, meron na akong 18 na ibon ngayon at madadagdagan pa. So, ayun ang update natin sa ibonan. Mag-update ulit kami next month. August 20. So, try natin monthly update sa ating ibunan para malaman nating lahat kung ano nangyari sa ating ibunan. Okay?
Pang-apat na tanong, ano po ginagamit nyo nung wala pa po kayong cattle bone? Wala naman. Kasi nung pagbili ko ng kulungan, bumili na din agad ako ng cattle bone. Siguro pwede naman wala pa silang cattle bone basta hindi pa sila ready to breed. Pero kung alam mong mag-breed na sila balang araw, need mo na talaga magbigay ng cattle bone para dagdag sa kanilang katawan. Para maiwasan din yung pagka malambot ng eggshells. Tapos kung wala po talaga kayo mabilhan na cattle bone, pwede din yung eggshells, yung itlog na puti, pwede yon. Gamitin nyo yun. Marami naman tayo niyan sa bahay natin, kaya hindi tayo mauubusan. Ang gawin nyo lang, pwede nyong ibigay ng kalahati, basta hindi nila agad mapapansin yan. Pwede din yung pino, mag-ipon lang kayo ng eggshells, tapos patuyuin nyo ng mga 3 days, tapos i-blender nyo para maging pino at maging powder. Kapag naging powder na po, pwede nyo po yan ihalo sa mga patuka nyo. Panglimang tanong, ilang araw po mapipisa itlog ng budgie? Shoutout sa mga nag-aalaga ng mga budgie, ilang araw po ba? Kasi ang iniisip ko, parehas lang ng African lovebirds, 21 to 25 days. Comment nyo lang para malaman din ng iba. Salamat! Pang-anim na tanong, yung pares ko po, yung hen yung nagsusubo kay Cock. Hindi po ba si Cock dapat lang nagsusubo? Hindi po, dahil hindi po kaya ni Cock na buong buhay niya ay siya lang ang magpapakain. Kaya lang ginagawa yan ng hen para makakain din si Cock dahil walang wala na siya. De, ganun lang po yun. May circumstances po talaga na ganyan nangyayari, basta wag lang kayo maparanoid. Basta alam nyo yung totoong gender nila, tapos ganyan ang ugali nila, okay lang yan. Basta alam mo yung totoong gender nila. Okay, di ba? Paulit-ulit. Pang-pitong tanong, ano ang pwedeng ipare sa perso kung wala kang makuha na perso para ipare sa kanya? Kung wala po talaga, pwede naman ang Fisher na Parblu para may project kang Parblu Personata. Mas okay yun dahil alam ko may mga nagbebenta ng ganyan na may medyo may kataasan ng presyo. Pero syempre, yung mga Parblu Perso nila sunog na sunog yung ulo kasi matagal na nilang project yun. Balik kung first timer ka pala magka-project ng Parblu Personata, yung mga inakay niyan na magiging parblue ang kulay pero yung sunog yung ulo medyo hindi ganon kasunog, hindi tulad ng ibang nagka-project ng parblue personata, sunog na yung ulo tapos ang ganda ng kulay ng pagka parblue niya. Ayun, matagal na pag-aalaga, matagal na pagpa-project. Tapos kung may time ka pa para makapaghanap ng perso, mas okay yun dahil mas maganda kapag parehas ng lahi. Dahil maganda tignan kung sunog na sunog yung ulo. At ito na ang topic natin. Last video, ito ang nangyayari sa kulungan ng may-ari ng ibon. Laki na kasta ko, no? Wala, nagkakasahan. So, napapansin nyo, hinahabol ng budgie yung agsuan. At nagtanong ako sa mga nag-aalaga ng budgie kung ano ibig sabihin ng ginagawa ng budgie yung taas at baba ng ulo. Ang sabi ni John Denver Nuki, gustong subuan pag ganun. Pati sabi ni Nico Diaz, gusto niya po subuan yung agsuan pero may dinugtong siya. Ang sabi niya, never yan magkapares. Respeto na lang po sa owner. At isa pa, kay Jonathan Ko. Mukhang hindi naman pares. Takbo ng takbo yung Alps 1 at mukhang hindi din banded. Bali, bago namin simulan yung part 1 ng maling pag-ibig ng Budgie X African Lovebirds, kinausap namin yung mismong may-ari ng ibon at ng video kung okay lang ba sa kanya na gawin naming content ito para malaman ng lahat kung e-epektibo ba yung ganitong pares. So, bakit natin pinapangunahan kung hindi pa natin nasusubukan? Bago natin husgahan na hindi sila magkapares, dapat napatunayan nyo na po yan sa inyong ibunan. Walang mali kung susubukan mo, tulad nito.
Bili. Habang nakikipag-usap ako sa may amo nitong ibon, kinukwento niya lahat kung ano ang nangyayari. Kahit ako ay na-starstruck dahil hindi ako makapaniwala sa ganitong nangyayari. Kaya ngayon, nakita niyo na yung footage ng Budgie X African Lovebirds. Ano ang husga niyo? Legit ba o kulang pa? So, hihintayin pa namin ulit yung ibang video about dito sa maling pag-ibig Budgie X African Lovebirds. So, kung natuwa kayo at hindi kayo makapaniwala sa ganitong nangyayari, i-share nyo lang to sa inyong mga kaibigan at sa mga groups para malaman nila na may ganitong klaseng pairing. Kung may natutunan po ang lahat, bigyan nyo lang kami ng thumbs up. At kung ikaw ay bago pa lang sa aming channel, pindutin mo ng subscribe at ang kampana para lagi kayong updated sa aming future uploads tulad nitong maling pag-ibig. Sa may mga katanungan pa, feel free to comment at sasagutin natin yan. Salamat sa mga sumusuporta, mag-ingat po tayong lahat and we'll see you on the next video.